So, nandito na tayo ngayon sa Iraan. Okay? Ito yung ano, dito yung parking na ano, na aming sasakyan. And then yan. Yan. Yan hanggang doon. So, nakabakod hanggang doon. Yan. Yan. Hanggang ano yan? Ah, kila nanay ito. Kila nanay, pero ito yung pamana sa akin. Wala pa, di ba? Ito, tinan nyo. Ito ay durian. Daming durian dito nakapaikot. Ito, may mga maliliit na bunga. Ah, yan, hindi pa nakakakita ng durian. Ayan, mga maliliit na bunga ng durian. Tapos nyugan paikot. Hanggang doon sa may bakod. Tapos hanggang doon sa maraming kawayan. Doon. Tapos, dito yung aming kulungan ng manok. Hello mga manok. Marami kaming manok dati last year. Dalawa ito eh. Itong kulungan na itong part na ito. At saka ito. Ito hanggang dyan sa may poste. Kulungan ng manok yan. Ang problema, last year, di ba nagkaroon ng ano, ng peste yung sa mga manok. Ano, 23 na mga manok yung alaga namin ang namatay. Mga native yun ha. Kaya, ayun, ngayon, wala na sila. Yan na lang. Kunti na lang. Mga inahin na lang at saka ano. Inahin na lang at saka rooster. And then ito ay lansones. Yan. Pag namunga yan, sobrang dami. Tapos matamis din. Okay. Itong makina. Kasi wala kaming kuryente dito sa Iraan. So, ang ginagamit namin dito na pang-ilaw is makina. Ayan, generator, genset. Pero meron din kaming solar. Para sa mga electric fan, para doon sa loob ng bahay. Ang dami naman. May mga nalagyan na ng lupa dito sa'yo. Ay, wala. Ito yung mga lata na to, mga pinagidean yan, mga pinagatasan ng mga anak ko. Ha, tapos papaano ko. Wow! Tapos ipapaano ko yan, ipapataniman ng mga ano, bulaklak. Ay, walang bunga ang dragon fruit. Doon sa kabila, wala din. Ito naman, guyabano. Meron rin doon sa kabila. Marami ito pag namunga. Ano ba tawag dito? Tip. Ay, hindi tip ang tawag doon. Ano ba yun? Ano bang tawag doon? Yung for you, FYI, for your information. Alam nyo ba na itong dahon, talbos ng guyabano, pag nilaga mo siya, tapos inumin mo, napakaganda para sa mga may UTI. Ito, yung mga dulo, yung mga ganito, talbos. Tapos lagain. Tapos yun yung gawin mong parang tubig. Ang sarap. Pag sumasakit na yung mga balakang nyo dahil sa UTI, maglaga lang kayo ng guyabano. Talbos ng guyabano. Tapos yun ang gawin yung tubig. As in 1 week, wash out lahat yung UTI na yan. Ito pala, may natanim na si Joseph. Oh. Yan, ganyan kasi yung sabi ko na yung mga lata, pagtaniman ng mga gulay. Ito naman, mga okra ni nanay. Yan. Mga okra. Tapos, ito, dragon fruit. Puno ng dragon fruit. Yan. Maraming namunga yung dragon fruit. Actually, dun sa kabila, maraming tanim si tatay. Palagi na kami nakakain kasi namumunga na. Marami kasi mamunga. Ito yung ano. So, wala din kaming ano dito, wala din kaming ano pa, tubig ba, yung linya ng tubig na yung parang nawasa or ano ba yan, Maynilad, something like that. So, mayroon kaming ganun, tangke. At mayroon kaming, ano ba tawag doon? Ito, tangke, doon siya manggagaling. Ano ba tawag dito, Sep, oh? Ano tawag dito, oh? Ito siya, parang ano, yung tubo na hinukay. Inukay ito siya. Drilling. Tapos, ang tubig, syempre, manggagaling dyan. Tapos, ipapaakyat doon sa tangke na yon. And then, ginawa na lang siya ni Ray ng mga linya
papunta doon sa bahay, sa CR, tapos sa lababo, sa kusina, ayun. Tapos, ginagamitan siya ng ganito. Ano ba tawag dito? Ano tawag dito? Water pump. Ayun, may water pump siya para makaakyat yung tubig pala doon sa tangke hanggang paikot ng bahay. Ito, may guyabano pang isa. Dami. Paborito to ni Joseph eh. Daming nahihinig dyan. Okay. Dito dati, ano ito? Bulayan ko ito dati. Meron dito mga lukbate, mga okra, talong, sitaw. Lawa kasi yan hanggang doon. Galing na may pamana ang magulang na. Kaya thankful nga eh. Imagine mo, pag binili mo to, magkano rin. Diba? Ito yung kusina namin. Ito yung dirty kitchen. Medyo sira-sira na siya kasi nga, simula nung lumipat kami doon sa bayan, doon sa palagi kong pinag-vloggan, sa kabilang tindahan, bihira-bihira na kami na uwi dito. Tapos dito naman yung bahay ng nanay ko. Sige. Yan. Hello! Hello ka. Hello! ano? Camera hello. Yan, video. Sino na? Ako eh! Ow! Ano ba yan? Yung tindahan dito, nung tinayo ko nung ano, nung 2012, si Nana yung nagbantay, siya yung nag-manage, siya yung nagpalaki. Kasi nga nagro-rota kami, di ba? Naikwento ko nagro-rota kami. So sa mga gusto mag-startup dyan ng mga sarili lang nilang negosyo, tapos sinasabi nyo may trabaho kayo, tapos walang magbantay, tawagin nyo yung tulong ng nanay nyo, sila na muna ang pagbantayin nyo para at the same time na nagtatrabaho kayo or employee kayo, is nag-start na yung negosyo nyo. Huwag nyo muna ipagkatiwala sa kahit na kanino, sa nanay nyo muna. Okay? Kasi iba na yung nanay ang nag-aalaga ng ating negosyo. Siyempre, ang gusto nila talagang mapalago ang ating negosyo. Anong ginagawa mo, Nay? Paapoy? Buhay probinsya! Magtrito ng itlog. Kuling pa rin. Saan si tatay, Nay? Ato sa tindahan siguro. Okay. Ito tayo dito. Ang laki ng bahay nila ni nanay, pero yung old model, alam nyo yun. Ayan. Oh, ayan, kwarto. Nung wala pa kami sariling bahay dyan sa kabila, pag nagro-rota kami ni Ray, tapos dito kami mag-area, dito kami natutulog. Ito yung kwarto namin dati, may bed dyan. Ayan. Laki tong bahay nila hanggang taas, pero yung wala ba sa forma? Basta't malaki lang. Hi, Ma! Diyan ako park. So, ito, yan yung kabuuan ng kahit nila nila. Malaki, up and down yan. Up and down. Hindi lang wala sa forma. Ito yung truck. Ito yun, di ba naikwento ko na sa inyo na ito yung truck na ginagamit namin mag sopa. Yan, before. Pero dati, maliit lang ito. 10 feet lang nung sumasama pa ako na ano namin to na nautang din, nautang nung ano 2016 March. Alam niyo naman, naging negosyo tayo, walang puhunan, walang pera, puro utang. So ito, isa sa mga inutang. Dinala dito sa Iraan, galing sa Rizal kahapon kasi, ayun ganun o, ayun, ganyan. Yan ang rolling store, van selling. Hi, Tay! Saan ka galing, Tay? Mayroon ba? Oo, ikaw ay naman dyan. Maraming hinog dragon fruit mo, Tay? Wala? Ayan si Tatay, ha? Tignan mo, galing sa trabaho, galing sa Nugan, pero naka-jersey. Laptop ka na, Tay? 82? 81. At 81, hip-hoppers. 81. Basta tulang bisyo, matagal talaga manghina ang matanda. Okay? Kaya ang mga matatanda dyan, huwag na pong manigarilyo at mag-inom para malakas pa rin. At 81, like may tatay. So ito yung truck, pinalitan nila ng... Yan. Nabali ang spring. Dalawang spring daw, bali. Pumutok ang gulong. Yan. So, isa yan sa mga poproblemahin mo pag ikaw ay nagninegosyo na may ginagamit kang truck or sasakyan. Kasi, magkano'ng spring? Magkano'ng gulong? Diba?
Oh, sige, saka natin pag-usapan yung mga problemang ganyan. Antabayanan nyo rin yan. I-discuss natin yan sa mga susunod na vlogs. So, ngayon, ang pinaka-highlight ng vlog na to, ng kwentong ito, ay ang top down. Hanapin natin ang top down kung nasaan. Naka-junk na. Hindi ko kasi siya mai-dispose. Ayokong ibenta. Ayoko kasi siyang ibenta kasi masyadong ano to, ang init. Masyado siyang malapit sa aming puso kasi nga ang daming nangyari dahil sa top down na ito. Okay, ladies and gentlemen, ganito man ang itsura niya ngayon. Pero hindi ko talaga siya binibenta kahit na gustong bilhin dati ng manigbote. Presenting the top down na nagsimula ang lahat, na kung saan nagsimula ang lahat, ay ito na po. Dito nagsimula ang lahat. Tada! Ito yung top down. Yan. Yan. Alam nyo ba? Dito tayo. Yan. Alam nyo ba ang kwento ng top down na yan? Kaya yung mga may top down, huwag nyong ismulin yung top down nyo. At sa mga walang top down na nakakakita ng mga nagninegosyo or yung mga nagbubuti, nagbabasura, nagro-rolling din na ang ginagamit is top down, napakalaking bagay po niyan para sa inyo at para sa pag-unlad nyo yung top down na yan. So isipin nyo na dyan lang muna kayo ngayon magsisimula. Pero ang lahat ng pagsisimula nyo sa top down, isipin nyo at i-goal nyo na mas maging malaki siya. Na mas malayo ang mararating ng top down nyo. Kasi dito kami nagsimula sa top down. So on my next video, ikukwento ko sa iyo yung mga nagagawa ng top down. Ay hindi, siguro ngayon na. So yung top down na yun, di ba nga, empleyado nga kami. Habang nag-i-employee kami is, nag-i-iska po kami ni Ray So yun nga yung top down na yun. So kapag wala kaming pasok ni Ray, halimbawa day off namin, ginagamit namin yung top down na yun para makapag-sideline. Anong sideline ba yun? Kasi nga, di ba, ahente ako dati. So may mga nakikilala na ako ng mga ahente rin na pinag-uutangan ko. So, pag day off namin, halimbawa Sunday, magsa-sideline kami, kakargahan namin yung top down na yan ng mga interior or pako na mga pre-order ko na sa mga customer na pagdadalhan. Tapos, i-deliver na namin pagka day off namin. So, ganun yung kwento ng top down. Maraming nagagawa yung top down na yan. Isipin nyo lang mabuti na yung top down na yan ngayon is yan ang stepping stone nyo or yan yung unang hakbang nyo para doon sa burning desire nyo na ma-put up yung iniisip nyong negosyo. Ma-put up at ma-i-proceed at maisakatuparan nyo yung mga iniisip nyong negosyo. Magsimula lang muna sa top down, yung may mga top down. Ngayon, yung mga wala naman na nagsimula agad sa malaki, maswerte na kayo. Maswerto kayo at magpasalamat na lang sa Panginoon. Pero yung mga wala ngayon na magamit na sasakyan kasi napaka-importante sa mga negosyong nagba-buy and sell yung sasakyan o yung service kasi yun yung pagkakargahan mo ng mga ano yun, ng mga produkto mo para hindi ka na mag-rent. So, sa mga may top down ngayon, magpasalamat na kayo at ingatan nyo yung top down nyo at gamitin nyo yung top down nyo para sa pagtupad ng mga pangarap nyo. Kung ano man ang produkto meron kayo, gamitin nyo yung top down na yan. Sigurado ako, basta't may goal ka, sinet mo ang goal mo, mas malayo ang mararating ng top down mo. Okay? So, work lang ng work, trust kay God, tapos banat lang ng banat, sige lang ng sige. Huwag sumuko sa pangarap at sa unang hakbang para magkaroon ng sariling negosyo. At mas mapalaki pa ito sa mga susunod na taon. O sa inyo sa sunod na mga vlogs ko, yung mga naging bunga ng top down. Okay? So, bye-bye!